Magandang magandang araw ng Webes, mga kapanali. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyaya at pagpapalang patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Damang-dama na natin ngayon ang Kapaskuhan. Maririnig natin sa mabuting balita ngayon ang Magnificat ni Maria. Ihanda na natin ang ating puso at diwa sa mabuting balita ngayon. Araw ko sa awang ko yan. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking Espiritu Santo sa Diyos na aking tagapagligtas dahil isinasaalang-alam niya ang baliwalang utusan niya. At mula ngayon, ituturo na akong mapalad ng lahat ng tanong. Dakila ang ginawa sa akin ng may kapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Patuloy ang kanyang awa sa mga saliglit-saling lahi para sa mga may mga pitagan sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinagtapuyan ang mga taong may mapagmataas na palak. Pinatalsik niya sa luklukan ang mga may kapangyarihan. Itinampok naman ang mga baliwala. Binuksan niya ng buting bagay ang mga nagnagugutom. At itinaboy naman ang baliwala ang mayayaman. Nilinap niya ang Israel na kanyang lingkod. Inaalala ang kanyang awa sa ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninong kay Abraham at sa kay Abraham magpakakailanman. At ang tatlong bubong na natili sa siyang sasang Elizabeth at kakanang magbalik sa kanyang pamahay. Mahal ng Pasko Pilipino ang masasayang salo-salo o pagtitipo ng pamilya na magkakaibigan at magkakasama sa trabaho, lalo't nabawasan na ang pandemic restrictions ngayon at dahil hindi nakapagdiwang na pa ng face-to-face sa mga nakaraang taon, siguradong mapapawin sa magdiliwang kahit na miss ang isa't isa. At saan ang sunod-sunod na handaan, Christmas parties at kainan. Ang iba, marahil ay busog na, nagsasabi, suko na, o konti na lamang ang kakainin sa Noche Buena o Medya Noche. Sa Magnificat, pupuri at nagpapasalamat sa Diyos si Maria sa kamangha-manghang pagpapala at pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako sa kanyang bayan. Alam ng Diyos kung ano ang higlamang dini at nararapat sa kanyang mga minamahal na anak. Kaya naman sa halip na pagkain lamang ang ipagbubusog ng Diyos, higit pa roon ang ibinibigay niya sa atin. Tunay na hindi lamang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lamang material na bagay tulad ng pagkain ang bumubusog sa tao o kaya pera, Christmas bonus o 13-month pay ang nagpapasaya sa atin. Dariyan ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapanatagan o kapayapaan ng kalooban, ang kapatiran sa isa't isa. Kaya ngayong Pasko, nawa mabusog hindi lamang ang ating tiyan, kundi mabusog ang ating puso at kalooban sa tunay na diwa ng Pasko. Ang presensya mismo ng Diyos, ang presensya natin sa bawat isa. Mga kapanali, support Alliance Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Ngayon at biyento, lagi nating alalahanin, halina't magdiwang kahit may lungkot at kahirapan. Salita ng Panginoon ating lunas at kaligtasan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Diyos Ama, habang hinihintay namin ang pagdating ng iyong anak na si Hesus, bigyan mo po kami ng kapayapaan na magpapatibay sa amin sa kabila ng mga walang tiyakan at paghihirap ng buhay. Amen.